ang paresma ay isang uri ng paglalakbay. Ibasa ko lagi na nagbihag ko pa ng paglalakbay kasi saan. Ngayon, kasi naman ayaw ko paglalakbay. Pero para sa Biblia, ang paglalakbay ay mabuti dahil sa pagkakit ng paglalakbay na kasabot ng mga tao sa lumay pinako ng Diyos. Paglalakbay sa bagong hitman na katikaskuhan natin sa Diyos Mesiya. At ang paglalakbay ko ay pares ang mga paglalakbay ko ay pinagawin na dapat natin masuma. At sa limang linggo ng pares mga inihala tayo para makaabang matatakuhan ka ni Diyos. Dahil ito ang paglalakbay ang pag-ibig magkakisa sa Diyos. Sa pagsimula sa unang linggo ng Kwaresma, ang panalangin ay upang lalago tayo sa ating pagkunawa tungkol sa buwaka at Diyos. At sa likod niya, tayo ang inadala para sa magandang ito. Ang importante ng salita sa likod niya ang salitang ngayon, ito ang pinagsin ito kanina. Ngayon, inutupad ng Diyos sa kanyang pangako sa atin. Ngayon, pinapatawad tayo ng Diyos. Ngayon, pinatawag tayo ng Diyos. Ngayon, inihahanda ng Diyos para sa atin ang kanyang biyay. Ngayon, pinatawag ng Diyos tayo para mapiliin ang mabuting buhay, ang hindi ang kamatayan. Ito ang mahalang ng pagbibig ng buhay na inulit natin sa araw-araw at malinig sa tuwing araw. Dahil ito na ang kaharian ng Diyos, ngayon na kaya natin pagkinabang mula sa kamatayan ng Diyos. Ngayon na kaya natin maranasan ang pisa ng kanyang muling pagkakulong. So, unang linggo ng elemento, marinig natin tungkol sa pagtuksog ng Diyos para pagiging ng mabuti. Upang matutulad tayo, matutulad natin ang kanyang pagpili sa ating sanilinuhan. Ikalawang pagpapang linggo ng elemento na nagkaroon ng kwento ng kawang ng Abraham para lumabas sa kanyang bansa para makunda sa bansa na ituluan sa kanya ng Diyos. At ang dalawang linggo ng Kwaresma na nakikita natin ilayunin ng ating buhay sa pagbabawang ayon ng Yesus, ating saliling pagbabawa. Ilang mga anak ng Diyos. Sa ikatlong linggo ng Kwaresma, nagparang mga imahen ng hihintang ng tubig. Ang tubig ng ating linya, kung kaya, kung saan naglilinis tayo para magsimba ng mabuti, ang tubig ng pagkatawaran at ang pagkaroon sa atin sa ikalawang linya ng pagkukulisan. Dahil hindi kaya natin magkukulitan ang pagkilinya. Kaya para matulong ng gagawin, ang dalawang linya ng pagkukulisan upang lagi natin hindi magdalisay sa ating pagsisimba sa ating maglalagpay sa Diyos. Sa ikaapat na linggo ng Kwaresma na nagkaroon ng paksa ng limahin, ang pagiging pinagaling mula sa ating pagiging bulag at tulad sa bulag ng tao. Sa muling linggo ng Kwaresma, linggo sa limang linggo, nagkakaroon ang paksa ng buhay. Ang Lazarus, si Lazarus ay binubuhay ni Jesus. At tayo rin ay binubuhay ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang biyaya para magpapiliin ng tutuloy at mapapagitan ng pag-aayuno, panalangin at pagkagawa ng pag-aayuno sa pamamagitan. Ang pagkain ni Jesus para sumunod sa kanyang
ibang sa pagiging sa Pasko, kaya natin sa akin sa bahay ka sa Pasko, hindi na ako ang pangunuhay. Si Jesus ay nalantili sa akin. Si Jesus na mamuhay sa akin. Ibang pagkakasal sa katubay ng mga hapon ng Jesus. Tumatay.